gaya ng sabi ni Senator Kiko kanina, nangyayari lang yung ganito bawat 6 na taon. Gustong sabihin, yung magiging desisyon natin ngayong eleksyon na to. Ngayong Mayo, hindi lang mapagpili ng gusto nating kandidato. Pero ang desisyon natin, anong klase ng pamahalaan ng gusto nating pamayasin sa ating bansa sa susunod na 6 na taon. Alam niyo po dito sa Northern Samar, ano yun? May popular demand dito, alisin ko lang yung face mask. Dapat na ba yung photo ko? Ayan. Alam niyo po, yung sabi ko nga kanina, diba? At sabi ko nga kanina, hindi lang tayo pipili ng kandidato natin na gusto. Alam niyo po yung kalagayan ng Samar, hindi lang po dito sa Northern, pati Eastern, pati Western, parang doktor sa amin sa Bicol. Diba? Magpinsan tayo kasi magkalapit lang yung Bicol sa Samar. Alam niyo po, kung meron lang nagwawalay, naiintindihan ko kung hindi ako nakakapagsalita. Pareho na salita yung waray sa Kabigol. Pero, hindi lang po sa salita tayo nagkakapareho. Pati din sa sitwasyon. Alam niyo, diba yung Bicol sa Asamar, lagi tayong dinadaanan ng bagyo. Parang lahat yata ang bagyong dumadaan, lagi dumadaan sa Asamar sa Kabigol. Diba? Lahat, lalo na sa mga magsasaka. Kaya mahabang-mahabang panahon, yung kahirapan sa Bicol sa kasama, ramdam talaga natin. Mula pa noon hanggang ngayon, marami ng magagandang nangyayari dito sa inyo. Salamat po, Kinagop, Edwin, at lahat na provincial official, sa ate, mga mayor, sa lahat ng mga municipal official. Pero ito, ang aking pong maipapangako sa inyo, gaya po ng lahat na posisyon na hinawakan ko, gaya nitong 6 na taon na Vice President ako, kung sino yung pinaka-nangangailangan, yun din yung ating pinaka-tutulungan. Dito po sa Northern Samar, marami po tayong mga pangarap. Ang isang pangarap Yeah.
Para yung mga lugar na wala pang signal magkakaroon na. Kanina din po, nag-uusap po kami ni na Bob Edwin sa kanila Bob Ben. Tinatanong ko po sa kanila, ano ba yung mga project dito na kailangan ng tao. Nangako po ako sa kanila. Napapatapusin na po natin yung circumferential road na nagko-connect ng Las Navas, Nagpapilang sa Kalipatan. Nice! Pahuhusay. Dahil sa bawat korupsyon na nangyayari, ang nababawasan nito yung pera na dapat sana mapunta na sa taong bayan. Maraming mga nako sa inyo ngayon. Marami po yung magsasabing ayaw din nila ng korupsyon. Pero yung sa akin lang po, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga pangako, lalo eleksyon. Pag meron sa ating nangangako, hingian po natin ang resibo. Pag sinabi po namin, sisiguraduhin namin na malinis yung pamahala na ayaw namin sa korupsyon. Ano yung aming resibo? Hindi na po kami yung nagsabi. Ang BOA mismo ang nagsasabi. Na taon-taon, nakukuha po ng aming opisina ang pinakamataas na BOA audit rating. Kapapakita na malinis yung lahat ng transaksyon ng aming opisina. Kaya naman po, kahit napaka-konte lang ng aming pondo, marami po kami natutulungan. Dito lang po sa buong isla ng Samar, marami po tayo mga projects dito sa pinakamahihirap na mga lugar. Kanina po nabisita namin yung isla sa Gandala. Meron po kami yung project sa Western Samar. Dito po sa Eastern Samar, ilang din yung ating mga proyekto. Meron po tayo sa Pinabonda, meron tayo sa San Seco, meron tayo sa Hernani, meron tayo sa Balangayan. Noong nagkaroon po ng pandemic, halos buong Pilipinas, lahat ng ospital, tayo po yung agad ang nakakabigay ng mga PPE sets, ng mga medical supplies. Ito po nandang palito sa maraming ibang mga nagpo-provide natin para sa kailangan during the pandemic. Pero bakit po namin ito nagagawa? Nagagawa po namin ito dahil maayos yung pag-asikaso namin ng pera ng aming opisina. Yung maliit napaparami natin. At napakahalaga po na may tiwala sa atin yung tao. Di ba kayo, nandito kayo ngayon gabi kasi marami sa inyo nagtitiwala. Kayong paniniwala. At yun po yung ating pinagmumulan ng ating enerhiya ngayon, pag-asa na nararamdaman natin. Yung pag-asa na maraming pagbabago mangyayari dahil sabay-sabay tayo magtatrabaho para ayusin yung ating pamahalaan. Ayan, nakita ko Rob Redox sa Health Care Workers. Maraming salamat po sa ating doctors, maraming salamat sa ating healthcare workers. Sobrang saludo po kami sa inyo. Ayan, sabi niya, pandemya man, ramdam pa namin. Alam niyo, walang pangalatin yung ating mga doktor, ating mga nurses,
sa inyo lahat. At yun po yung gusto natin iparamdam sa inyong lahat. Na pag tayo pong binigyan ng pagkakataon na maging pangulo, uunahin po natin yung mga lugar na pinakangangailangan ng ating tulong. Gaya po ng inyong lugar sa aking lugar sa Bicol. Kailangan po ito dahil ayaw natin na may naiiwan. At sisiguraduhin natin na yung mga pangangailangan dito ay natutupunan agad-agad. Oh, BCD, great come true pag maibigay ko sa iyo, bro, Nico. Lapit na po dito. Pero ito po yung gusto ko ipakita. Ayan, ang dami yung mga placards, di ba? Marami. Hindi ko yan nabasa kanina sa ulan? Hindi. Ang pinayukan nyo yung placards, no? Pero di ba, pinagpaguran nyo? Sino ba dito yung mga puyat kagabi? Kailangan pa po natin magtrabaho. Dahil marami po ngayong kasinungalingan. Kailangan po yung mga kasinungalingan, palitan natin ang katotohanan. Hindi tayo makikipag-away, pero sasabihin nila natin, ipapaintindi natin. At papalitan nyo yung mga kasinungalingan ang katotohanan. Pero kailangan po tayong pagkampanya sa kilala. Sino ba dito yung may mga kakilala na hindi pa natin kumumbisi? Marami pa, di ba? Marami pa. Pwede ba mag-assignment ako sa inyo? Mag-assignment ko sa inyo? Yung mga kakilala natin na hindi pa natin kumumbisi, meron pa po tayong 42 days para kumbinsihin sila. Kaya ito po, pwede ba natin gawin yung assignment natin? Para sa bayan? Para sa bayan. Kaya ito, pag ginawa po natin yun, siguro yung sunod kong balik sa Northern Samar, mag-victory party na tayo. Kaya po, maraming maraming salamat sa inyo. Ang tunay na Solid North ay sa Solid North Summer for Lenny. Northern Summer Future Agriculturist for Lenny. Student Teacher for Lenny. Sino ba ito? Kung si Lisa kay Jenny, ako kay Lenny. Sino kaya si Lisa sa kasi Jenny? Yes, tulungaw na utumag na lahaw. Pa.
Mahusay para kay Jesus. Mahusay. Mahusay para kay Lenny. Masanggay niyo po kami mga 18 hours man o 6 years. Ayan, ang 18 hours gawin 6 years. Sa troke for Lenny Kiko. Buong pamilya ko, Lenny, maraming salamat. From 16% to 17th president. Mga tapos sa commitment for Lenny Kiko. Ngayon, meron kayong hugot, ha? Doon tayo sa Mindano, RT for Lenny. VP Lenny, Sir Kiko, pa-picture po, pang-resibo sa nanay kong VPL supporters. Yeah.